So, good morning, Fight Fans. Here we go. Astrolabio versus Moloney, Fight Live Commentary. Of course, this is such a very exciting day for many boxing Filipino fans, lalo na sa atin dahil lang ating kaibigan na si Champ Vincent Astrolabio is finally malapit nang matupad ang kanyang pinapangarap na mapalaban sa isang world title fight. So kahapon, nanalo si Casimero against Filipos Nitumba. Sabihin man natin na hindi naman masyado impressive way. Of course, pinahirapan siya kahit papano ng Filipos Nitumba. So today, I hope that it will be a good day for the Philippine boxing dahil another Filipino will fight for the world title. It is for the WBO Bantamweight World Championship. It is between Jason Damian Moloney and Vincent Astrolabio. So of course, Vincent Astrolabio, after the top set against Guillermo Rigondo, talaga namang lagi nang pinaghahandaan na mapalaban sa isang world title fight. Hanggang mapalaban siya sa isang title eliminator against Nikolai Potapov of Russia. I would say that that was a very, very impressive performance for Astro Boy. A very impressive, guys. Sasabi ko, napaka-impressive noon. A boxer like Nikolai Potapov na mahirap patamaan. Pero, of course, he managed to sneak in itong ating kababayan na si Vincent Astrolabio. And of course, he won coming out by way of knockout in the round number 6. So, dalawang beses ata niya pinabagsak yung tatlong beses niya ata pinabagsak yung Nikolai Potapov during that time. So, tatlong beses nga bumagsak si Potapov in round 1, 5, tapos 6. Sa scorecard, 50-43 Astrolabio, 49-44 Astrolabio, 48-45 Astrolabio, yan po yung scorecard during that time. So, alam niyo naman si Acero ng Pinas, may pagkamaangas din, lalo na pag nalalapit na yung laban. Sabi niya, knockout, round number 6 to 7. Mamaya magkakaalaman kung na-knockout ba ni Vincent Acero Astrolabio itong ating kalaban na si Jason Damian Moloney. But right now, meron pa po tayong naglalaban in the undercard. We have Ruben Villa the Fourth against Villa Grana. So, Ruben Villa, I think he's the former world title challenger. The guy who put Emmanuel Navarrete, who lost against Navarrete, coming out by way of a close unanimous decision victory. I would rather say that if hindi siya bumagsak ng dalawang beses against Navarrete, the fight would end up on a in a majority draw dahil 114-112 si Tim Chitam, tsaka itong si Max Niluka, 115-111 naman si Patricia Morse Jarsman. Shoutout kay Sir Danilo Jalipek, Jalike, PSD shoutout. Shoutout kay Sir Larry PSD. Shoutout kay Sir Lam, sabi naman ni Sir Lam, I bet $300 Astrolabio by KO. I hope he win. I hope that he will win the fight. Of course, Acero ng Pinas, you know the power of the guy. Ano oras umpisa? Sa araw po pagkakaunawa, alas 10 po, mag-umpisa na po ang laban ni Vincent Astrolabio. So ngayon po, undercard pa lamang po tayo. It is the fight between Ruben Villa and Michael Lopez Villagrana. Shoutout, Sir Sedpri Apa! Shoutout kay Sir Sedpri. So right now, wearing that black, white, and blue trucks is Villa. Wearing that black and white is Villagrana. Ruben Villa, a Southpaw fighter, fighting out of California, Salinas, California. Tingnan natin kung may bubuga pa ba itong Ruben Villa after a long layoff. Of course, ang last fight niya is yung undercard din siya ni Johnny Beck Alim Canela last May 13. I mean, last April 15, 2023. So, let's see kung may bubuga pa ba itong Ruben Villa. Actually, ito sa very, nasabi ko nga napakaswerte niya na nakaligtas siya against Emmanuel El Vaquero Navarrete on his fight for the world title. So, shoutout Sir Mugiwara Bruce PH. Ilan laban pa before Astrolabio, sir? Ruben Villa, tapos
Gabriel Flores, 2 fights to go before Vincent Acero Astrolabio. 2 fights, then it will be the main event of the evening. That will be Vincent Acero Astrolabio against Jason Moloney. Later, I will discuss kung ano ba masasabi ko dito kay Jason the Mayhem Moloney. Of course, itong si Moloney is, alam naman natin na former world title challenger, the guy, alam niyo nang pinabagsak siya ni ating kababay na the monster, na kapwa nating Asyano, na si Naoya the Monster Inoue, coming up by way of 7th round knockout. Actually, that was a very, very dominating performance for the monster, Naoya Inoue. You know, Jason Moloney have the skills. Sasabi ko, he has the skills on this fight. Pero, yung laban niya kay the monster Inoue, hindi niya napakita yung skills niya. He was intimidated with the power of the monster Naoya Inoue. I don't know mamaya kung may intimidate ba siya sa power ni Vincent Astrolabio. If he wants to win the fight, he should not be intimidated with the power of Vincent Acero Astrolabio. So, may tanong dito, Sir Mugiwara. Nitumbo was Rab? Well, I just want to be honest with it. The fight was a very close fight since the start. Of course, Casimero, nasabi natin pinahirapan po siya ni Filipos Nitumbua. Yung long distance ni Nitumbua, the 1-2 combination sa napasok, tinatamaan kahapon si Casimero, at yung pressure na ini-apply. Kita nyo naman, di ba, hirap na hirap si Casimero na makatama ng suntok. And nasabi ko, medyo kulang lang sa adjustment si Jan Riel. Well, the thing in this fight between Casimero and Nitumbua, masasabi ko na Casimero was outboxed in the later rounds. That was obviously outboxed in the later rounds. Actually, ang pinakamagandang round na nakita ko lang kay Casimero was the round number, not mistaken, 5, tapos yung round 6, of course, that knockdown. Actually, he has the opportunity to finish the fight. Pero di ko rin masisisi si Casimero kasi ang tibay nung kalaban, hindi bumabagsak. Imagine mo yun, bumagsak ka na doon sa left hook, tapos nakasurvive ka pa sa laban, umabot ka pa ng 12 rounds. Well, actually, I've scored it 113-113, even a draw. But, you know, there's a judge na nag-score ng 116-110. Supposedly, that will be 116-112, there is no knockdown, and there was no point deduction. It's still a very close decision. To be honest with it, the fight was a very close fight. May moment si Casimero, may moment si Nitumbua, but I really think that the fight should be declared as a draw or it will go to Filipos Nitumbua. You know guys, ito, aminin ko rin totoo dito sa laban na to. Kulang sa stamina si Casimero. And I could say that General Casimero is now past prime. Past prime na po ito si General Casimero. Kita nyo naman, round number 4, round number 5, hingal na si Cuadro Alas. Di ko alam kung anong opinion nyo, pero para sa akin, tingin ko, medyo past prime na ito si Cuadro Alas General Casimero sa pinakita niya kahapon. But, alam nyo, nandun pa rin naman yung power, but, yung knockout power, parang hindi niya nadala yung knockout power niya nun sa bantamweight division. I think the super bantamweight division was too big for him. What do you think, guys? Kasi di niya nadala yung knockout power niya o sadyang malakas lang talaga yung kalaban. Sadyang malakas lang talaga ang loob ng kalaban. Sadyang may puso lang talaga yung kalaban. That's why I will also give the credits to the unknown fighter Filipos Nitumbua na tingin ko ngayon, baka, I think this guy will also be a future world champion in the 122 pounds. You know, he give Casimero a hard time. Casimero was not the same before, he was not the same as before, and sa tingin ko na yung kung si ano kakalaban niya, kung itong si Naoya Inoue, hindi uubra yung pinakita kahapon, hindi uubra kay Naoya Inoue. Actually kahapon, medyo ano lang na hinamon niya si Naoya Inoue,
But yung performance niya is not an impressive one talaga. Pero masasabi ko na kasi meron, of course, Janrel did his best. I know it. Pero hindi na nga po niya nadala yung power niya. I mean, hindi niya na nadala yung knockout power niya dito sa 122 pounds. May power pa rin, pero it's the same as before. Tsaka matiba yung kalaban. That's why kudos po dito po sa kalaban na si Filipos ni Tumba. Actually, tama yung sinabi ni Casimero. Kudos din kay Janrel na pinakita niya yung good fight. Tapos, being a humble fighter after the fight, sabi niya, pumunta rin kasi dito si Filipos para hindi matalo. Pumunta si Filipos para manalo. Kaya nga napaiyak si Filipos si Tumba, di ba? Kaya nga napaiyak si Filipos ni Tumba. Kasi pumunta siya dito para manalo. Sabihin man natin na at tingin ni Filipos na daya siya. But, of course, for me, the fight was a draw. Para sa akin, draw yung laban. I scored it 113-113. Yung round number 10, that was a very close round, but I gave it to Filipos ni Tumba. Supposedly, that will be 10-9 favor Filipos ni Tumba. But because of the minus 1 of ni Tumba, I scored it 9-9. So, kahapon, kasi meron, nakita ko naman na talagang prosigido siyang in-knock out yung kalaban. Pero napakatibay talaga ng Filipos ni Tumba. So, for me, if Casimero will fight higher rank opponents, pero ano sabi ko, hindi naman sa pagiging bias, kung ganun yung ipapakita niya against na Oya Inoue, sa akin pong pananaw, hindi siya tatagal dito kay The Monster na Oya Inoue. Alam niyo naman yung power ni Inoue, but I don't know kung dala niya yung kanyang knockout power dito sa 122 pounds. So, for me, alam nyo, kung sa 118 sila nagkaharap, tsaka noon pa sila nagkaharap, tingin ko na itong si Casimero, he will have a chance against na Oya Inoue. Basta may proper conditioning, lalo na noong time ni Memo ni Nonoy Neri. Of course, napakaganda ng team niya. I really think the time that he would pull an upset against Nonito Donaire and of course, against na Oya the Master Inoue. Well, kung si Rais Alim, alam nyo naman, di ba, may history na sila ng sparring, nasabi raw, may pinakita ang video na binugbog daw ni Alim si Casimero. So, for me, kung magkakaharap sila ni Rais Alim, alam nyo naman si Rais Alim, he is not a brawler fighter. He is a outboxer. So, para sa akin, guys, itong laban na to, itong laban ni, kung maglalaban si Casimero tsaka si Rais Alim, Rais Alim will outbox General Casimero, pero kahit paano may laban pa rin. May laban pa rin si Janrel. Well, kasi, here's the thing, General Casimero is now 34 years old. Kapag 34 years old ka na, of course, unti-unti nang bumababa yung stamina mo. Kumbaga, tignan nyo nga sila Terence Crawford, di ba? Pero si Crawford, alam ko, prime pa rin si Terence Bud Crawford. So, lagi nang kinakalawang dahil lagi natetengga si Crawford. So, for me, masasabi ko may pag-asa pa si Casimero kay Luis Neri. Yung Luis Neri, tingin ko may pag-asa pa rin. Tsaka so, si Neri, minsan may pagkamatalino rin. May, alam nyo, minsan si Luis Neri, guys. Umaano rin siya, bumaboxing din siya. Kung matatama, kita nyo naman yung mga jabs ni Tumba, tinatamaan si Casimero. But, kita naman natin na talagang sadya mahaba lang yung Filipos ni Tumba. Baka nga kahit kay Kameda, Alim or Neri, magka-problema na siya ngayon. Yun nga yung thing eh, Sir Mugiwara. Kasi nga po, si Casimero umiidad na rin, 34 years old. It's not the same as before. Andun na talaga yung lakas ni Casimero. Sabihin na natin na nandun na talaga yung lakas ni Casimero. Pero yung power niya, it's not enough. It's not enough para pabagsakin, para patulugin yung kalaban. Shoutout El Dinamita Vlogs, Bro Kalag, Lohera Vlogs, shoutout sa'yo. Sabi ni El Dinamita Vlogs, malakas at matibay lang talaga si Nitumba, yun yung totoo. Pero pagdating sa prime naman, well, nasa prime pa naman siya. Pero kung si Memo siguro ang conditioning, hindi ata ganun yung stamina niya. Well, totoo, kung si Memo Heredia, malakas pa rin siguro. And another thing, nasabi kong past prime siya kasi
alam nyo naman yung ano ni Janriel Casimero. Medyo tinula siya sa stamina. Alam nyo, pwede pagbasihan. Nga past prime na. Of course, hindi nagaano kabilisan din si Janriel. Kagaya noon. Yung lakas, nandun pa rin. So, abangan natin yung susunod na kabanata for Janriel Casimero. Sabi nung promoter, 2 to 3 fights. Oye Inu eh. So, abangan po natin yan, guys. Alam ko, iba-iba sila ng fighting style. Tsaka kulang na siya sa akin, Sir Winter, bumabagal na din. Totoo po yan. Actually, kapag talaga nalaban ka ng mga ganyan laban, dapat talaga, may maayos kang strength and conditioning trainer. Well, kudos naman kay Casimero dahil nandun pa rin naman talaga yung pinakita pa rin niya yung magandang game plan. Sabihin lang natin na magaling lang din mag-adjust yung kalaban. Pero, masasabi ko na itong si Filipos Litumbwa, he did a lot of great job in this fight. Sana, makita pa natin ulit lumaban yung Filipos Litumbwa. Actually, nashock ako kay Filipos, tama si Sir JM Siasat, na hindi lang natin alam, baka mamaya, yun lang yung pinakita niya sa training. Pero, ito pa lang boxingerong to, nakatago lang na pinom sa South Africa, di ba? Mukhang ganun niya nangyari, may lakas din. Yung laban niya kasi mayroon tunay na close fight, hindi yung kay Tapales. Of course, the Tapales fight was clearly Marlon Tapales fight. I've scored it 115-113. Pero yung ibang judges, sabi nila 116-112, 118-110. Sa laban na mahaba ang reach, need mo talaga pasukin best game plan and adjustment. Shoutout Sir Leo Ilaga, noong ko. Shoutout Don Rudy. Totoo, I agree. Ako, kung ganun papakita niya kay Inoue o kay Ali, matatalo yung Casimero. Winter, sabi niya na dati last fight nila, wala daw sa trainer ang lakas ng isang fighter. Nasa boxingero. So, ibig sabihin niya, hindi kailangan ng strength and conditioning coach. So, here's the thing, guys. Sa boxing, lalo na sa panahon ngayon, you need a strength and conditioning trainer. Alam niyo yan, na sa boxing, napakahalaga niyan. Of course, paano ka makakalaban ng napakaganda kung wala kang strength and conditioning trainer? Look at Vincent Astrolabio na lalaban po mamaya. He has a strength and conditioning trainer, which is Memo Heredia. Of course, Champ Marlon Tapales also has the strength and conditioning trainer. I-compare niya yung walang strength and conditioning trainer sa may strength and conditioning trainer. Yung ibang walang strength and conditioning trainer, napakahina ng bodega. Matamaan mo lang sa sikmura, babagsak na. Yung may strength and conditioning trainer, kahit anong tama ng kalaban, baliwala. So, paano masasabing hindi gaano kahalaga? Ganun ba nakakalakas sumuntok si Inoue? Ganun ba kahaba ang reach si Inoue? You know guys, Inoue, he can box. He can box and he can brawl. But the power of the monster, talagang kakaiba yung Naoya Inoue. Kung magkasasabihin natin, skill-wise, lamang si Inoue kay Casimero. Pero sa power, tingin ko 50-50 silang dalawa. Janriel can pull up an upset, lalo na kung nung prime ni Janriel Casimero. Nung nasa 118 sila, tingin ko, kaya talunin ni Janriel yan eh. Pero ngayon, kung wala maayos na conditioning, baka mahirapan si Casimero, manalo. Hindi rin kasi okay sa boxers na baka pag-spar lahat ng best of the best. Usually, sparring, hinahanap nila yung same style at same range. Hindi yung halos that caliber, isipin nyo. Totoo yan, Sir Sad Priapa. Totoo yan. Tingnan nyo, di ba may mga nakakasparring silang 18-11, mga record, 18-11, tapos, iba nga, amateur pa nga nakakasparring nila, basta, ang estilo rin ng kalaban, mala amateur style. Sabi naman ni El Dinamita Vlogs, para sa akin, ang pinakamahirap na kalaban ni kasi mayroon sa 122 si Naoya at Alim, kasi mabilis, malakas, outboxer pa si Alim, yung Luis Neri, mas madali para kay Casimero, kasi sugod na sugod lang yon. Anong oras laban, boss? Ang laban po is around 10 AM. So, isang oras pa po tayo dito sa laban ni para maghintay po sa laban po ni Champ Acero ng Pinas Vincent Astrolabio. So, mag-aantay lang po tayo. Pero ipapakita muna ako sa inyo. The Champ nag-handrap na po itong si Champ Vincent Acero Astrolabio. Ang Acero po ng Pinas ay nagahandrap na, mga idol. So, ayan po. Medyo naglo-loading ata. Ah. So, nagahandrap na po ito si Champ Vincent Astrolabio sa kanya pong locker room.
as later he will face the Mayhem, Jason Moloney, in a very interesting fight. You know the caliber of our very own Vincent Astrolabio. He is a kind of tactical aggressive fighter. May pagka-brawler, pero napakatalino boxinger. It's okay, Sir Larry, by the way. Thank you nga pala kahapon, Sir Larry. Lahat yung posibleng tama. Pwede rin mali. Pero lahat ng fighting style na babago sa oras ng laban. Yes, exactly, Sir Sed Priapa. In every fight, you have to change the game plan. Kung pagpalagay na lang natin na yung game plan ni Marlon Tapales in the fight against si Rowaki Tashigawara is to brawl. But look at this. The game plan of Marlon Tapales in the fight against Murudyn Akmadaliev was to box. So iba-iba po talaga ang plano pagdating po sa laban. Guys, iba-iba po ang game style. Wala yung mga amateur people ang conditioning coach niya ngayon. Bugiwara po sa page, need niya magpalit ng team, I guess. Poor conditioning, poor game plan, walang adjustment, daming butas yung nitumba, mas mahirap pa nga kalaban si Tete. Oo naman, Sir Mugiwara, kung i-compare mo naman si Sulahan ni Tete, iba naman talaga ang kalibre ni Tete, no? Pero, I think he should join the Omega team. I think he should train with the Omega ulit. He needs a better strength and conditioning trainer with the like of yung mga strength and conditioning ng Omega, of course, andiyan sila Doc J. Kailangan niya yung gabay nila Doc J. Kung hindi man siya babalikan na memo, maganda yung pumunta siya sa Omega. Alam niyo naman ang conditioning sa Omega, maganda-ganda rin. Rematch dapat sa neutral grounds. Let's see kung magre-rematch nilang dalawa. Sa kanya, mahirapan talaga si Casimero Inoya kasi may nagbago na talaga kay Casimero yung stamina niya. Sabi ni Sir Muhammad Umar Mendoza, wag muna si Inoue. Go, go, go! Champ Astro Live with the Astro Boy Cyborg from MP Boxer. Well, ito magiging laban mamaya ni Vincent. Let's discuss it later. So, still an hour to go before the fight of Acero ng Pinas, Vincent Astro Labio. Pero, let's just have a look on the press conference. Let's just have a rewind on the press con. Sabi ni Moloney, diba sabi niya na siya daw magiging bagong hari ng bantamweight division and he is ready after more than 13 years. Talagang handa na daw siya manalo ng world title, of course. Pangatlong beses niya itong lalaban, hindi ko alam, baka mamaya pangatlong beses din niya mabibigo dito kay Vincent Astrolabio. Kasi the thing here, the main thing in this fight, if Guillermo Rigondo and Nicolai Potapov can't outbox Vincent Astrolabio, that means hindi kaya rin i-outbox ni Moloney itong si Vincent Astrolabio. Kasi kung i-compare mo naman, mas magaling yung dalawang boksingero na kalaban ni Acero . Itong Nicolai Potapov tsaka Guillermo Rigondo, hindi nga siya na-outclass. Si Moloney pa kaya. Tsaka Moloney has the weak chin. Para sa akin, panalo naman talaga si Mero Kapon talaga, pero para sa akin dapat split yun. Shout out Sir Ruben Gamalo Official. So, basa muna natin dito ng mga comment. Team Moloney, baby, sabi ni Josh Gal. Sabi naman ni Sir Don Rudy Boxing. Kaya ni Astro Boy si Moloney. Maganda ang basic ni Astrolabio. Sabihin na natin na mas technical skill ni Moloney. Madaming kalidad na nakalaban, pero si Astrolabio ay magaling mag-adapt ng sitwasyon. Exactly. Astrolabio can fight on the inside and Astrolabio can also fight a out boxer with the likes of Potapov, Moloney. So mamaya titingnan natin kung ano ibubuga ni Astrolabio kay Jason Moloney. Of course, this is not the third time that he will fight a boxer like Jason Moloney. Of course, first the very good upset. Oh my God, that upset against Guillermo Rigondo. That was such a very, 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 very napaka-impressive performance for Astro Boy. That fight might be a close, but Astrolabio got the W with that knockdown. Second, the fight against Nicolai Potapov. The fight against Nicolai Potapov, of course, makikita nyo na medyo nakababa yung okay yung depensa ni Astrolabio, pero nung pagdating ng third round, medyo binababa na ni Astrolabio yung kanyang guard. Mapapansin nyo,
because he is trying to bait Nicolay Potapov. Dahil si Potapov po, hindi na po napasok. Kita nyo naman, natakot na si Potapov doon sa power ni Astrolabio. Kaya ginagawa niya, babax, papasok, lalabas, papasok, lalabas. Eh si Astrolabio, ang pinakamagandang ginawa doon ni Astrolabio is nag-invest siya sa katawan. So, for me, in this fight, para maiwasan yung pagiging malikot ni Jason Moloney, he should invest to the body. Mag-invest siya sa katawan mamaya. Mas preferred yata ni, sabi ni Sir Bugiwara, for, sabi ni Kuya LD na may tablogs, parang inaabangan ko sa 180 si Raymar Jabalya talaga power puncher. Well, I don't know kung anong balita kay Raymar, if he will continue to fight for that WBC World Title Eliminator. You know, the guy, our very own Raymar Jabalya from Sanman Boxing Gym. Eh, tingin ko lalo siya nag-improve sa mga video nilalaman si Cochonito Donaire Sr. Yung suntok niya, talagang lalo nag-focus eh. Talagang lalo lumalakas yung suntok niya. Yung left hook. So, tingin ko mag-world champion na this time si Raymar. Hindi lang interim, pero magiging legitimate champion. Copy muna tayo habang nag-iintay sa laban ni Acero. Yes, Kuya El Dinamito Vlogs. Believe ako talaga sa pagkat ng ring ni Astrolabio. He is a kind of a brawler, a tactical fighter. Yan talaga si Astrolabio. He is one of the front runner to be a world champion here in the Philippines. So sana wag tayo mamaya mabigo. Thank you, Sir Architect 2005. Hindi kaya ni Anga si Inoue. Bunch of amateur ang corner kasi mayroon stamina ng boksingero pang amateur din. 3 round lang kaya. Hindi aabot ng 3 round 5 stamina ni kasi mayroon kay Brandon Figueroa. Of course, si Brandon Figueroa, batoyan ng bato ng mga suntok eh. Shoutout, Kuya May Makasalanan. Shoutout po sa 100 viewers natin ngayon na nanonood. So, sabi naman ni Sir Mugiwara Bros PH, sana yung isunod ni Astrolabio pagkatapos niya ngayon is yung mananalo sa Rodriguez versus Lopez. Well, let's discuss this fight pala, Rodriguez versus Lopez. This fight is now scheduled this coming July 15. So, I think this will be an undercard on a one-off pay-per-view na niluluto ng PBC. I don't know if this will be Spencer Crawford fight. But, kasado na po ang Emmanuel Rodriguez versus Melvin Melo Lopez for the vacant IBF Championship. Remember guys, na ito po sana ang lalabanan ni Champ Vincent Astrolabio. Ito pong si Emmanuel Rodriguez. Nag-order na po kaso medyo na huli yung utos ng first bid ng IBF. So, medyo lumihis sila. Pumunta sila dito sa WBO. So, nag-utos agad ng first bid, negotiation. So, nakuha po ng top rank promotion. Hindi pala first bid, nagano pala. Wait lang, check ko kung first bid niya ba. Ah, hindi pala first bid. Basta pumirma na si Astrolabio para sa laban dito sa top rank promotion. So, tingin ko nga naman, mas maganda nga naman kung WBO mga kalaban niya. Moloney will be a much easier fighter, tsaka alam na niya yung galawan ng mga boxer na tulad ni Jason Moloney. Unlike with the style of Emmanuel Rodriguez, he is a hybrid counter-puncher. He is a boxer counter-puncher. So, for me, a puncher, counter-puncher pala itong si Emmanuel Rodriguez. Pero he likes din na makapagsabayan, pero most likely na talagang itong Rodriguez, he is always waiting for the right timing. Shoutout Winter, tumaya ko Astrolabio 31K. Sure win yan, dyan daan ang ads. Esports show. Shoutout Esports show. Baka nakakalimutan nilang one of the most improved boxer na si Astrolabio. Yes, isa to sa tinitingnan ng ano ha, isa to sa tinitingnan ng mga nung ibang mga analyst sa UK tsaka ng mga basher ni Astrolabio. Eh si Astrolabio nga, pinabagsak nga ng hindi kilalang boksingero na si Strong Kobayashi noong 2018. Eh ito po ang totoo dyan. Ito po ang totoo dyan, kaya po bumagsak po dyan si Astrolabio. Inamin na rin po ito ni Champ Vincent Astrolabio sa isa po sa interview. During that time, hindi po talaga siya fully prepared on the undercard of Pacquiao versus Matisse. And the another thing on that fight is ito pong kanyang buong preparation in the whole camp, meron daw po siyang dinadala napakabigat na problema. Kaya ganun daw po yung kinalabasan daw po ng performance niya. But since then, he is always winning since then after that fight. Panalo ako ng 250K US dollars kay Alas, lol, sabi ni Sir Architect. Mas mabagal si Moloney kay Potapov. Yes, Sir Larry. Another thing is mabagal. Ito si Moloney kay Potapov. Napansin ko rin yan.
mas mabilis pa nga yung Nikolai Potapov, but I don't know kung may improvement ba sa speed ni Jason Maloney. Mamaya, brother, round by round, sabi mo, ang mga nangyayari sa laban ni Acero, kasi dito lang ako sa'yo. Oo naman, brother, Elda Namita Vlog, salamat sa suporta. Peter, di ba nasali ka din sa basa BOTY? Di po. Pero kung mabibigyan na pagkakataon, di ba? Bakit hindi? Ni Silver Boys, tapos ka, malabong manalo kay Maloney. Ano oras laban? 10 po. Bali, 55 minutes pa lamang. 55 minutes na lamang po. Bago po mag-umpisa ang laban. Tapos sa yung laban, ay ba't siya Acero Hinto yung laban, sabi ni Sir Jason De La Cruz. Wala pa po. Undercard pa lamang po, guys. Ang pinapakita. So, ang susunod po is itong po si Gabriel Flores Jr. Nalalaban po dito po sa undercard ni Astrolabio at saka ni Johnny Beck Alim Canala. Another one, napaka-interesting din po nung Johnny Beck Alim Canala against Steven Butler. So, Jason Maloney against Vincent Astrolabio as the co-main event. So, one fight to go. It is the Gabriel Flores against Derek Murray fight. Then after that, it's Acero ng Pinas time, Vincent Astrolabio. So, naghihintay tayo ng live ng MP Boxing Davao dun sa kanilang boxing page. Kasi, nagla-live sila dun ng preparation ni Astrolabio minsan eh. So, inihintay natin kung maglalabas sila ngayon. Ganda ba kayo nisumbak? Magkamukha. So, Astrolabio dala yung power sa bawat land ng suntok. Although, para makikita buong pasugod lagi, andoon talaga yung killer instinct nila. I-KO ang kalaban, tsaka hindi magbamadali. Yes, Donaire versus Maloney dapat, di ba? Inayawan ng top rank si Donaire, galit ata si Mabarong kay Donaire. Ang may problema po is si Richard Schaefer ata sa top rank. Tsaka si Donaire. So, umayaw si Maloney. Mahirap nga naman i-negotiate. So, tingin ko dito guys, kung sakali na Donaire na kalaban niya, may pag-asa siya kay Nonito, of course, ano, kasi medyo mailad na rin si Nonito Donaire, pero kasi itong si Nonito Donaire, nando pa rin yung killer instinct niya, talagang may pagkakataon pa siyang inakout si Jason Maloney. Tandaan po natin, may kainaan po yung panga ni Maloney. Kaya pag nasa pulang po siya ng lepok ni Donaire, eh, siguradong may tulog. Thank you, Sir Pao. Salamat sa iyo, Sir Pao. Shout out, Sir Pao. Shout out, antok pa. Keep your passion for boxing. Thank you, Sir Pao. Go, 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 Champ Astrolabio, the Filipino Astro Boy, cyborg boxer from MP Davao. So, hintayin natin. Talaga, di na raw kapag hintay sa laban na to. Na-excite ako dito kay Astrolabio kung ano ba yung ipapakita niya dito sa kanilang laban ni Jason Maloney. Ano oras magsisimula? 10 a.m. po, magsisimula na po ang laban ni susunod na po ang laban po ni Vincent Astrolabio ng 10 a.m. So, yan po ang opening telecast ng 10 a.m. Of course, Vincent Astrolabio against Jason the Mayhem Maloney. Shoutout, Sir the Boogeyman. Shoutout sa'yo, bro. Tsaka kay Sir Obi-Wan Kenobi. Experience na si Maloney kaysa kay Acero. Alanganin si Acero Maloney kami. Well, here is the thing. Sabihin na natin na may experience si Maloney pagdating sa mga world title fights. But you can discredit Astrolabio dahil wala pa siyang experience sa world title fight. Because remember guys, si Vincent Astrolabio, yung mga caliber po na nakalaban ni Astroboy, is a mga world-rated contender din. Mga former world title challenger actually, a former king in the super bantamweight, Guillermo Rigondo, a former lineal champion na nakatalo po kay Nolito Donaire. So, para sa akin, kung nakaya niya yung Guillermo Rigondo, how about this, Jason Maloney, kahit sabihin na natin lipas na rin si Rigondo that time, unti-unti pa rin nag-improve si Astrolabio every time he is stepping up in the ring. Well, ganun din naman si Jason Maloney. Nag-improve din naman siya since that Inoue fight. Actually, ang dapat lang talaga problemahin ni Astrolabio kay Maloney is yung footwork tsaka yung mga jabs ni Jason Maloney. Yun lang talaga yung dapat niya problemahin. So, yung footwork kasi ni Maloney, ang style kasi ni Maloney, babato siya ng jab, papasok, babato ng kaliwa, left hook, tapos babato ng straight. Yun naman lagi niya binabato, yung straight niya, tsaka yung left hook, tsaka yung jabs.
Tapos bigla siyang lalabas, di ba? Tapos, kung ganun ang gagawin ni Maloney, tapos hindi masosolusyonan ni Astrolabio, eh may pagkalalagyan sa Astrolabio pagdating sa scorecard, sa totoo lang. Yun din yung sinasabi ni Coach Nonoy na dihado tayo sa scorecards. Diyan tayo pagdating sa judges score totals. Pero pagdating sa power, yamado tayo. Yun po yung ibig sabihin po ni Coach Nonoy Neri na kumbaga nga, eh, ayaw din nila paabuti sa scorecards yung laban. Dahil gusto nga nila, eh malinis yung panalo natin against Jason Maloney. Ayaw din nila madaya dito sa top rank. Uso din po dyan ang dayaan. Kaya kailangan po solusyonan ni Astrolabio yung mga jabs, yung pag-footwork ni Maloney, he should target the body and all, of course, always move his head. Kailangan niya dito na napakaraming head movement. More head movement pa kailangan ni Astro Boy dito sa laban against Jason Maloney if he wants to win this fight. Kasi kung steady niya lang yung kanyang ulo, eh matatamaan siya ng mga jabs ni Maloney. Eh tingnan niyo yung kagaya ng huling kalaban ni Maloney. Yung kalaban ni Maloney last time na former world title challenger, sinawapon Sorong Bisay o nawapon kay Kana. So, ito sinawapon kay Kana, tumayo lang siya sa harap ni Jason Maloney. So, ang ginawa ni Maloney, edi syempre nagboxing lang, bato lang ng jab, babato ng power punch, sabay lalayo. Kapag papasok yung kay Kana, kina-counter na niya ng jab. Kasi ganun po nangyayari kapag puplat-putad ka tapos wala kang head movement. Another, ito pala, another advantage for Astrolabio. Alam niyo naman kung gano'ng kalakas si Astrolabio. Si Jason Maloney, steady lang din yung kanyang ulo. Hindi po niya ginagalaw ang kanyang ulo sa kanyang mga laban. So para sa akin, kailangan niya rin igalaw, kailangan niya rin magkameron ng head movement if he wants to win the fight later. If he wants to win the fight, igalaw rin ni Maloney yung ulo niya kasi once na matamaan siya na napakalakas sa suntok ni Astrolabio, eh may kalalagyan din itong si Jason Maloney. Ako na magkasabi sa inyo guys na napakalakas ni Astrolabio. Lalo na po ngayon, sabi nga ni Coach Nonoy na inihilera po niya si Astrolabio. Kasunod ni Pacquiao, kasunod ni Casimero. So si Astrolabio daw po yung pangatlo sa lahat po na nahawakan niya in terms of power. Eh of course, bagay ganun, alam nyo na. Eh Coach Nonoy na rin, napaka-tactical fighter, napaka-tactical trainer, napaka-galing na trainer. Alos lahat ng mga veteran na nakakalaban nilang mga boksingero, tinatalo nila. Napakaganda ng mga game plan na inilalabas ni Coach Nonoy Neri every time. Nakalaban na pati ni Coach Nonoy itong si Jason Maloney. So alam na ni Coach Nonoy ang kahinaan ni Maloney. The fight between Aston Palicte and Jason the Mayhem Maloney last June 5, 2022. Undercard of Haney and George Cambosos. So here is the thing. On the first round, of course, medyo good job pa yung ginagawa. Medyo maganda pa yung ginagawa ni Palicte. Binabato niya yung lead uppercut niya na kumukonekta kay Jason Maloney. Actually, there is a time na medyo na-stumble si Jason Maloney. Nagulat siya dun sa uppercut ni Palicte. Kaya nga lang, guys, ang nangyari is hindi na nakapag-adjust at pagsabayan na lang itong si Champ Aston Palicte dito kay Maloney hanggang sa natimingan siya ni Jason Maloney ng napakalakas na hook. So, para sa akin, alam na ni Coach Nonoy ang kahinaan ni Maloney. Tama si Coach Nonoy, kahinaan ni Maloney yung panga. Kaya, tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Kung babagsak ba, may improve ba sa panga ni... Nag-improve ba ang panga nito ni Maloney? Walang power si Maloney, Lodge. Parang papay lang ang suntok. Hindi din natin siya pwede underestimate. Kasi kahit pa paano, may kamay pa rin yan. It's not about the power lagi, guys. Tandaan po natin, it's not about the power. Kasi, once natamaan ka on the proper timing, pwede ka rin po bumagsak. Dami po nangyari pong ganyan sa boxing na timing lang ang nangyari. Prediction mo, Lord, sino mananalo? I get Astrolabio winning coming out by way of a knockout in the middle rounds. I think round 6 to round number 8. Vincent Astrolabio will win coming out by way of knockout. Pero kung aabot to ng desisyon, medyo crucial
pero Astrolabio pa rin all the way. Sabihin man natin na nagbabak si Moloney, pero Astrolabio in terms of power. Support na lang tayo sa lahat ng boxer para umangat ang ating bansa. Totoo yan, Benji Bagyo, totoo yan. Supportahan natin si Astrolabio at yung mga lalaban pa mga Pinoy. Tsaka another thing, guys, na may laban din na Pinoy this coming May 27 is our very own Melvin Jerusalem, as he will make the first defense of his world title for the WBO minimum weight title against Oscar Colyaso na gaganapin po sa California. That fight will be an undercard on the fight between Alexis Rocha and Yang. So, undercard po sila. Ito po si Champ Melvin Jerusalem, as he will make his debut here in United States, and he will make his first world title defense against Oscar Colyaso. Of course, Oscar Colyaso, nakalaban na rin po yan ni Champ Vic Saludar. Hindi man po pinalad si Champ Saludar, pero napabagsak po niya isang beses si Oscar Colyaso. So medyo nabunyag din doon, na-expose din ang kahinaan nito ni Oscar Colyaso. So sana ay manalo ito si Champ Melvin Jerusalem laban dito sa pambato ng Puerto Rico na si Oscar Colyaso, para madagdagan pa ang ating, para maging tatlong pamabuhay. Thanks sa prediction mo. Sana manalo tayo dyan sa to ni Astro para sumikat. Pagkatalo dyan sa kasalanan ni SB Kawawas, damay sa bongga ni SB. Good morning, Sir Benny De Leon. Shout out po. So, we're just waiting, guys, for the main event, co-main event, which is, of course, Jason Mayhem Moloney and the Zero ng Pinas, Vincent Astrolabio. So, wait lang, guys. Papakita ko sa inyo ginagawa ngayon ng Zero ng Pinas. So, ito po ang ginagawa po ngayon ni Acero ng Pinas, Vincent Astrolabio. Kita ba? So, nag-warm up na po si Acero, Vincent Astrolabio ngayon sa kanilang locker room. So, top rank pa sila, sir. Yes po, top rank po ang magpo-promote. Promoted by Tatang Bob Arum po ang laban. Vincent Astrolabio is currently warming up right now. So at 10 PM ay mag-start ko ang kanilang 10 AM mag-start ko ang kanilang laban ni Mayhem Jason Moloney. Big. I mean, anong oras laban ni Astro Boy, bro? 10 AM po. Ilang laban sa undercard sa mga ibang Pinoy boxer except kay Astro? Wala po. Wala po kayo pong Pinoy boxer. Si Astro Labio lang po. So Vincent is warming up right now. Credits of MP Boxing Davao manager Ma'am Vanessa Neri. So yan po ngayon, pinapalabas po nila yung pag-warm up ni Acero ng Pinas, Vincent Astrolabio. Hindi ko po, again guys, hindi ko po ipapakita po yung laban ni Champ Vincent Astrolabio. Itong warm up lang po ipapakita ko, and pero mag-live commentary po ako. Again, this is just a live commentary coverage. Sa ESPN ba yung papanood, bro? Oo, sa US. ESPN yung napapanood sa US. Eh, pero walang ESPN dito sa Pinas eh. So, Astrolabio is warming up for his world title shot against the Mayhem, Jason Moloney, Philippines versus Australia for a world title. Looking sharp si Astro Boy. Oh, bilis eh. Uppercut. Ang pamatay, uppercut. Sabi naman Vanessa, pamatay daw, uppercut. Thank you, praying you si Astrolabio. Salamat. We need your prayer. Nagwa-warm up na si Astro Boy, guys. Wa-warm up na. Let's wait for it with this fight between these two fighters. Ang imong mga mouthpiece, Gora, sa bawa. Sana maka-absent tayo. Huwag po sana tayo ganyan, Sharon Cesar. Sa kwartahan na po natin yung mga kababayan po natin lalaban. Kung pala rin man si Astrolabio, eh ano na siya?
He is the third world champion here in the Philippines. Pangatlo, tsaka pang-apat na siya na Pinoy na hawak ng WBO bantamweight title. Of course, una po si Champ Jerry Peñalosa. Pangalawa po, itong si Champ Marlon Tapales. At pangatlo po si Champ Champ Janrel Casimero. Kung papala rin man, eh magiging pang-apat po. Thank you. Mamaya, ito thank pong you, si Janelle, Champ Vincent Acero Astrolabio. Thank you, sir. Next na laban, Philippines vs. Tente Cayetano. Kaya ni Astrolabio si Rigondo nga, tinalo ni Moloni pa. Eh. Sige, thank you. And then ako live. Conditions Astrolots, galing ng conditioning coach ni Astro, malakas pa rin tayo sa late rounds. Yes po, tignan po natin mamaya kung ang stamina ba ni Astrolabio habang sa late rounds. O mapabutin ba niya ang laban sa later rounds. So, tapos na po yung live nung warm-up ni Champ Acero ng Pinas. Bisat Astrolabio, baka po mamaya maglalay po ulit sila pag nakaglabas na si Astrolabio. So sana mag-live sila para may pakita po natin sa inyo kung ano ba nangyayari dito sa locker ni Champ Vincent Astro. Ano oras laban niya? 10 a.m. po, bale 40 minutes na lang po bago po ang laban po ni Champ Vincent Astro Labio. Boss, ba't biyado si Astro? Kasi po si Jason Moloney po, ma-experience po siya pagdating po sa mga world title fights. And another thing na baka po tinignan po ng mga analyst is another po tinignan po ng mga analyst yung kakayahan po ni Moloney mag-box. Di ko nga alam kung bakit ginawa nilang underdog si Astrolabio. Baka hindi nila nireview yung laban, sabi nga ni Sir JM. Baka hindi nila nireview yung laban ng boksingero, kaya binigay nila pagka-underdog kay Astrolabio. Pero sa totoo lang, si Astrolabio may kakayahan siya mag-knockout ng kalaban. Kaya titingnan natin mamaya, siguradong napakagandang laban na ibibigay ni Acero ng Pinas. Lord, shoutout po, watching here at Macrohon. Macrohon, Southern Leyte, shoutout, Sir Aris Taripa, shoutout po. Galing na analysis, boss. Thank you, Sir INSP. Bakit stamina problema ng mga Pinoy boxer, Lord? Si Alas napagod din kahapon. Well, kulang lang po siguro si Cuadro Alas sa proper conditioning. Well, sa mga Pinoy naman, hindi na bago yung mga, ano, yung mga stamina problems. Pero si Pacquiao lang ang masasabi ko na ano, napakaganda ng stamina. Sa lahat, si Pacquiao lang ang napakaganda ng stamina nakita ko. Kasi magsayo kasi, hingal din pagdating ng later round. Si Tapales, kahit pa paano, nakaano siya, abot siya 9, 12. Pero hindi pa rin gaano kaano yung stamina niya. Pero siguro mag-i-improve pa yung stamina ni Tapales. Keep up the good work with almost 350 sa views sa live. Thank you, Sir Forces of Event. Ipagdasal po natin lahat ng boksingero. Walang mangyari masama sa kanila. God bless po. Yes, Sir Benny De Leon. Well, rest in peace nga po pala sa ating po kababayan na si Champ Kenneth Tigano. By the way, ang laban nga po pala na ito ay inaalay ko ni Champ Vincent Astrolabio para po sa kanya pong dating stablemate at kanya pong kaibigan at kasama po sa amateur noon na si Champ Kenneth Tigano. So, panalangin po natin na maiuwi po ni Champ Astrolabio yung belt. Maipakita niya kay Kenneth Tigano kahit wala na si Kenneth Tigano. So, inaalay po niya ito para po kay Champ Kenneth Tigano na kamamatay lamang po nitong nakaraang mga araw. So, rest in peace, Champ Kenneth Tigano. Praying for you. And sana manalo mamaya itong si Champ Vincent Astrolabio. Sana wala mangyari masama mamaya sa laban nila ni Jason Moloney. Of course, pinapanalangin natin na sana wala mangyayari masama sa ating mga Filipino fighters dahil napakadelikado po ng boxing. Kita nyo naman yung nangyari kay Kenneth Tigano. Shoutout, Lods! Shoutout sa Roldan Kahanap! Tapos sa laban, hindi pa po mag-start po ng 10 a.m. ang laban ni Astrolabio at ni Jason the Mayhem Moloney. So we're just waiting for it na magsimula po ang bakbakan ni Astrolabio at ni Jason Moloney. Pa-shoutout from Merida, Leyte. Shoutout sa Rainbird, Domesa. Sana may uwi ang corona ni Acero, sabi ni Sir Rene Diguia. Matik po yan, matik. Sana may uwi ni Astroboy.
Kailan ba ang laban nila? Puro lang kwento. Again, this is just a live commentary po. Live commentary lang po ang gagawin ko. 10 a.m. po ang start. Ganyan ba ito tayo ng Tokyo Tol? I'm 16 po, Sir Anel. Shoutout po. Shoutout from Las Piñas, Sir Reniel de Guia. Anong oras mag-insert ang laban, boy? 10 a.m. po, balit. Ano na lang po, 35 minutes away before the fight of Jason Maloney against Vincent Acero Astrolabio. So, inaantay po natin ang kanilang bakbakan dahil napaka-exciting po at napaka-importante laban po nito kay Astrolabio at dito po kay Jason Maloney dahil si Astrolabio po e susubukan po niya maging world champion sa unang pagkakataon. So, isang undercard na lang to, Sir Forces of Evil. Ito po yung kay Gabriel Flores. I think tapos na nga tayo kay Gabriel Flores dahil first round knockout yung panalo niya against Derek Murray. So, round 1, 27 seconds knockout victory for Gabriel Flores Jr. Mas mahaba pa yung pagbabawas ng timbang ni Gabriel Flores kaysa doon sa laban. Ilang bout pa bago kay Acero? Siya na po ang next. Bali, iniintay na lang po ang 10 a.m. bago po magsimula. Excuse me, guys. Iniintay lang po ang 10 a.m. bago po magsimula ang laban ni Astro Boy tsaka ni Champ Vincent. Laban ni Astro Boy at Astro Labio. Yung laban ni Champ Vincent Astro Labio tsaka ni Maloney, ilang oras na lang, ilang minuto na lang po, bali 34 minutes na lang. Let's get it on Winter TV. Thank you, Sir Recto Vidal. So, may papakita pala ako sa inyong analysis ng isang boxing analyst, guys, regarding this fight of Jason Maloney and Vincent Astrolabio. So, baka hindi nyo pa ito napapanood, so panoorin nyo, i-share screen ko po dito ang analysis po ng isa po nating kaibigan na analyst ng GMA na si Sir JM Siasat, no, na-interview ko po siya no nakaraang araw. So, wait lang, guys. So, wait lang, ha. Wait lang, papakita ko sa inyo analysis sa kaibigan natin na si Sir JM. Panauhin pang datangan na si Sir Pitid. Pinridig na matatalo ni Sir Gondo. Let alone, hindi pa. Kumukuha ng kanya yun. Sir James Yasa, salamat po. Nag-e-echo tayo. People would have to understand na yung Astrolabio, merong tinatawag na showmanship. Di ba? You know, he is a very confident fighter and we want that kind of fighter. Di ba? So, tsaka honestly, ano bang ginawa ni Astrolabio kanina? Napaka-harmless. Nagdala pa nga ng kangaroo dun sa ano eh, di ba? It's not like naggulo siya, nagmura siya ng alam mo, hindi naman siya nanligalig doon, eh. Hindi naman ganun yung ginawa niya. So it's not like he did something ridiculous na kahiya-hiya sa mga Pilipino or sa boxing scene, 'di ba? So, you know, I just think what he did speaks volumes kung gaano ka kumpiyansa yung Vincent Astrolabio going into the Maloney fight. Eh Winter, sinabi ko naman sa iyo before na, 'di ba, kung gaano na talagang bawa ko dito sa boxingero na ito. Napaka-underrated. So, you know, ang last I checked, ano pang ano siya, di ba? Undertook po siya sa ads. I don't know how they came up with, baka hindi napapanood yung mga recent performance si Astrolabio, but I don't think he's, you know, at the very least even. I don't know how they come up with the ads. But, napaka-harmless, Winter, napaka-harmless. And, yun nga, may showmanship yung Astrolabio. Eh, ibigay natin sa tao yun, di ba? What's important is pinag-uusapan siya. You know, fans will be fans. Lagi ko sinasabi sa yan, Winter, whether they love you or they hate you, at the end of the day, they're fans. And if they are tuning in because they don't like Astrolabio, then so be it. What's important is they tune in, di ba? Either you're a fanboy or a hater, at the end of the day, you're a fan. You know, and that's what matters, di ba? Yes, sir. So, Sir Silver Lining, baka po may tanong ka po kay Sir GM regarding the Astrolabio fight. Nag-e-echo tayo, nag-e-echo, inaayos ko. Mukhang nag-pipress ka na naman, Sir Jarry. Na
Nag-eco tayo ah. Astrolabio. E po kaya, totoo, magkakato yung ani Coach Nonoy Neri sa early rounds, mababagsakin daw. What do you think? Sa GM Siyas at kasi mas matagal kayo dito sa itong industry, kaya ikaw ngayon, bihas po kayo sa mga galawan. Pastor Dali, pasensya ka na, medyo choppy ka. So, ang tinatanong mo, sa tingin ko ba kaya niyang pabagsakin si Jason Moloney in the early rounds? Yun ba ang tinatanong niya? Yes, sir. Tama parang ba? Yung potanong po. Yes, sir. Yes, sir. Kasi sabi ni Coach Nonoy, di ba? Look, okay, when we're talking about Vincent Astrolabio, always expect the unexpected. Yung akala mong hindi niya kayang gawin, di ba? Bigla niyang gagawin, tapos magugulat tayo. I mean, honestly, di ba, nung kay Rigondo, sino ba naman nagsabi sa atin na tatalunin niyan si Rigondo, let alone pabagsakin niya, di ba? Yung Rigondo. Eh, before that, di ba, Rigondo, if I'm not mistaken, was coming off against his fight kay Gianreal Casimero na close down naman yung fight. So it's not like, you know, he's shot to pieces nung laban na yon. So, again, hindi natin in-expect, ako hindi ko in-expect na, hindi ko pinredict na matatalo na si Rigondo. Let alone, hindi ko pinredict na papabagsakin niya yon at ma-figure out niya itong sweet science ni Guillermo Rigondo. Di ba? Okay. So ako kasi, guys, kailangan kong, I'm the type of person na kailangan mong kumbinsihin. Okay? Okay. Sabi ko, okay, impressive ah, nanalo kay Rigondo. So ako iniisip ko, hindi kaya off night lang si Rigondo o baka, alam mo, medyo hinarloan din ang swerte ng Vincent Astrolabio. So nung lumabas yung potapob, so ako sabi ko, ang laking step up nito kukumpara sa previous opponents. Not from the Rigondo fight, previous opponents. Ang laking step up nito and now he's fighting in the US. Diba? Honestly, yung potapob, sabi ko, may silap dito, may baka boxing in to kasi may bilis, may counter yung potapob eh. Diba? Baka boxing in nito si Vincent. 'Di ba? And then he can cruise to a decision. Nakita din naman natin yung ginawa ni Vincent, 'di ba? Sabi nga ni Attorney, yung potapob naging mukhang patapon nung silang dalawa nagtapat. So again, we look at Vincent Astrolabio and we look at his last two fights, expect the unexpected, and he actually has the tendency to exceed, not just meet, but to exceed expectations. So ngayon, kung itong nagiging expect, kasi sasabihin naman ako, hindi ko rin iniisip na papabagsakin niya si Jason Moloney na in the early rounds. Pero kung magawa ni Vincent Astrolabio at sinabi ni Coach Nonoy Neri, hindi na ako magugulat kasi napaka-underrated ng power ng ano eh. Totoo yung sabi ni Sean eh. Kasi nakapag-usap kami ni Sean Gibbon, sabi niya napaka-underrated ng power nito, which is true. No, which is true. Not only that he is a very smart fighter, kaya nga natalo niya si ano eh. Kaya nga tinalo niya yung Potapov at Rigondo kasi he's a smart fighter eh. You know, ang smarts niya ginagamit niya sa kanyang aggression. Kaya niya nga tinalo yung mga yun eh because he is smart. And not only that, he has power. You know, he has that kind of power that will make you think twice. Ano bang gagawin ko dito sa taong ito? Ang talino, may ring IQ, ang lakas pa manapak. That's why he emerged victorious in his last two fights. So, kung ganun, kung mangyari yan kay Jason Moloney, hindi na ako magtataka, guys. Hindi na ako magtataka. Kasi, tingnan nyo ha, ano bang dala-dala dito ni Jason Moloney sa laban na ito? Yung boxing niya, di ba? Sasabihin, ba-boxing yes. Ito try out box si Vincent Astrolabio. Eh, hindi na nga na-outbox ni Rigondo. Hindi nga na-outbox ni Potapov. Tapos sasabihin mo, i-outbox to ni ano. 'Di ba? So ako honestly, ang nakikita ko dito, if Jason Moloney wants to win this fight, he needs to go for a knockout. Correct. And that's one thing na hindi natin nakita kay Vincent Astrolabio nung kanyang last two fights. Well, tinamaan siya kay Potapov, but we know that Potapov, you know, is not exactly a hard hitter. Okay? Rigondo has sting in his punches, but he's not exactly an excellent finisher. He's not exactly has, you know, he's not exactly a power puncher. Ito naman yung dala ng Jason Moloney kumpara dun sa last two fights. Mas may lakas siya dito. I think he more than the last two opponents, he has, you know, the most chance of getting a finish if he wants to against Astrolabio. So if he wants to win this fight, he has to go for a knockout. I think that is the only way.
I think that's the only way, but that is a lot easier said than done. Kasi nakita mo yung huling performance, Astrolabio, napaka-sharp. Nung, when he linked up with the Coach Memo Heredia, diba, na-unlock yung kanyang pagiging sharp, yung kanyang reflexes, lahat nag-improve. So how do you even do that against Astrolabio? Eh, di kakain ka rin ng kakain. So again, you know, I really like Vincent Astrolabio in this fight on Sunday morning, Philippine time. So yun po ang sinabi po ni Sir GM Siasat na isa pong boxing analyst at journalist ng GMA 7. So yun po yung binigay po niyang analysisyon sa laban ni Champ Vincent Astrolabio at saka ni Jason Damaya Moloney. Tama nga naman siya. Kung hindi nga naman ma-outclass ni kung hindi nga naman na-outbox ni Rigondo at saka kung hindi nga naman na-outbox ni Potapobito si ating kaibigan na si Champ Vincent Astrolabio, eh, paano pa kaya si Jason Moloney? Kasi sa totoo lang guys, na ito pong si Moloney, eh, mas mabagal po kumpara po kay Rigondo tsaka po kay Nicolay Potapob. So tingnan natin mamaya kung ano ba yung magiging performance si Moloney, kung bumilis ba siya. Pero sa napapansin natin sa kanya, hindi siya mabilis na fighter. Hindi siya yung kasing bilis nila Nicolay Potapob. Pero yung footwork niya, talagang lagi niya yung ginagamit. Minsan lumalaban din siya on the inside. Para sa akin, dapat para sa akin, kailangan niya gamitin yung kanyang kailangan niya gamitin yung kanyang pagiging magulang. Kasi si Moloney minsan may pagkamagulang. So next week pala, Jason tuloy. Ito si Devin Adrimini against Devin Haney against Vasily Lomachenko for the undisputed lightweight championship. So start po yan ng 8 a.m. Ang inaabangan ko po dyan, of course, sila Junto Nakatani. Ito pong sila main event na sila Junto Nakatani. Sino po ba mga nandyan? Oscar Valdez, inaabangan ko rin po yan si Oscar Valdez. Exciting po yan next week. So pinapakita po ngayon si Johnny Beck Alincanala na 9-time Kazakh national champion. Excuse me guys, excuse me. Stephen Butler. Nagdahanrap na yung Stephen Butler. So, a moment na lang daw, sabi ng mga analyst, before magkameron ng WBO Bantamweight Champion, pinapakita po ngayon ang highlights ni Jason Moloney at ni Johnny Beck Alincanala. Bias talaga itong top rank, highlights lang ni Moloney. Pinapakita yung highlights ni Jason Moloney ngayon. Di naman gano'ng mabilis. So 20 minutes to go guys before the Astrolabio versus Jason Moloney fight. So 20 minutes na lamang po bago po magsimula ang kanilang bakbakan. Shoutout Derek Lamsey. So we're waiting for the live telecast of this fight. And kumain ka na Lods. Oh, ako kape pa lang. Nagkain ako kanina Sir Jonathan Ariola. Kumain na ako kasi sabi ko baka abutin to ng tanghali. Baka abutin ng tanghali yung laban ni Astrolabio. Kaya masabutin ako kumain kanina bago magsimula. Good morning boss. Shoutout Sir Michael Carrion. Shoutout Don Rudy. Shoutout Sir Swanity S. Kasunod na ba si Acero? Opo, kasunod na po si Vincent Astrolabio. Ito ang literal na sold out. Itong Johnny Beck Alincanala versus Stephen Butler tsaka Vincent Astrolabio. Daming nanonood, no? Dito po yan sa Stockton, California, ginaganap ngayon, guys. Magisimula na po maya-maya ang laban ni Champ Vincent Astrolabio. So, nakalagay, coming up next, Johnny Beck Alincanala versus Stephen Butler. Coming up. Pero bago yan, eh, syempre, si Acero muna ng Pilipinas na si Vincent Astrolabio.
Sumasabay na rin si Astro sa Trash Token. Makakasama ba sa image niya? I don't think na makakasama yan, Sir Jonathan. It is part of the marketing strategy. Sa boxing kasi, kailangan nyo rin po minsan mag-trash talk. Kailangan nyo minsan gumamit ng angas. Kaya na ginagawa ni Cuadro Alas tsaka ni Astro Labio. Buti nga may mga kababayan na tayong ganyan. Kasi guys, yan po, part po yan ng marketing strategy. Kung wala ka pong ganyan, hindi ka po makakapagbenta ng laban. Hindi ka po makakapagbenta ng laban kapag ganun, guys. So, magagawa ko ng scorecard ko sa laban ni Astro Labio at Moloney. Peter, ka ba sa mga laban? Kaya kagising ko lang, sabi ni Kuya Morones. Wala pa po. Di pa nag-start, Kuya Morones. Juarez versus Bartelli, may sino nanalo? Sa kabila ata yun, Sir Bibbs TV. Alam ko sa ano ang laban na yan eh. Sa PBC, undercard ni Rolly Romero. Di ko lang alam kung nag-start na sila doon. Pero, pero, Juan, sabi ko. Pero, di ko alam kung ano, maglalaban na ba sila. Baka comment na ba yun? Guys, hindi mo na makapagbasa ng mga comment, ha? Hindi mo na magbabasa ng mga comment dahil di ko makikita yung mga comment dahil nakaano na ako ngayon. Nakaano na ako dito ngayon sa top rank. Kaya hindi ko na nakikita yung mga comment nyo. So, shoutout po sa lahat po na nanonood dyan, guys. So, 20 minutes away before the Astro Labio fight. So, we're waiting for it. The fight between Vincent Acero Astro Labio, who will fight Jason Moloney next. Alam ko, mautak si Jason Moloney, kaya tingnan natin kung ano ang kakalabasan ng ring IQ versus ring IQ fight between the Mayhem, Jason Moloney, and Vincent Astro Labio. So, pinapakita po ngayon yung ring. Ganoon na rin ang poster ni Johnny Beck Alim Canala at ni Butler. We're just waiting for the fight. By the way, next week baka mag-live commentary din pala ako, ha? Debbie Naney versus Devin the Dream Maney versus Vasily Lomachenko. Tingin ko medyo mahirapan si Lomachenko pero mahirapan din si Devin Naney. Mautak sa mautak pero pagdating sa skills nandiyan yan kay Vasily Lomachenko. Kaso on the past fight medyo may nakita na rin tayong butas kay Lomachenko. Medyo ano na rin siya, medyo tumatanda na rin, hindi na gaano kabilisan, pero nandun pa rin yung power ni Loma. Di na rin maano gaano kagaling yung mga angle niya, no? So, 15 minutes to go before Astro Labio fight. Yung Johnny Beck Alim Canale, guys, by the way, interesting fighter din yan yung main event. Yung interesting fighter din yung main event, Johnny Beck Alim Canale versus Butler. Dahil boogeyman po ng middleweight division, ito si Johnny Beck Alim Canale. Dahil po ito pong boxingerong pong ito, sabi nga nila, inihalin tulad ng iba yung galaw ni Johnny Beck kay Manny Pacquiao. Yung 45 degree ba tawag doon na galaw ni Pacquiao? Eh, meron din galaw na galaw nito si Johnny Beck, Alim Canala. So, tingnan natin kasi inahamon niya sila, ano, Demetrius Andrade noon. Tapos itong sila, Jermel Charlo, sabi niya takot doon sa kanya si Jermel Charlo, si Jaime Munguia. Ngayon natin kung ano ibubugan nito mamaya sa main event. Pero yung mga nakalipas sa panalo ni Alim Canala, mga impressive wins naman. Lalo na yung nasungkit niya yung interim title. Ganda ng pinakita niya. Medyo ano pa, tagal-tagal pa, 15 minutes pa, 13 minutes, ganon. Bago yung laban ni Astro Labio at ni Jason Moloney. Di ba po guys, nag-start ang laban, ha? Alas 10 pa po ang start. By the way, doon pala promoted ba na by the Premier Boxing Champions? Guys, laban naman po ni Rolando Rolly Romero against Ismael Barroso for the vacant WBA Championship. Nagtataka nga ako eh, bakit nila ginawan champion in recess yung nag-positive sa drugs?
na si Alberto Puello, di ba? Ginawa nila yung champion ng Risas, ibig sabihin, every time na makabalit siya, eh, may pagkakataon pa siyang lumaban dun sa, ano, dun sa champion na mananalo kay Rolly, tsaka kay Ismael Barroso. Ang unfair naman nun, di ba? Eh, si Conor ba niya, analyst nga agad nila sa world ranking, matapos mag-positive sa drugs, tapos itong Alberto Puello, ginawa lang nilang champion in recess. Kaya mamaya, pagkakataon po ni Rolly Romero na makakuha po ng isang world title. Pagkakataon niya po mamaya na makasungkit ng kanyang tinatamasang world title. Alam ko, naging interim champion siya. Maganda yung pinakita niya against Tank Davis. Pero guys, ito pong si Rolly Romero, may power siya. Napaka-awkward ng estilo niya. Pero alam nyo yun, may kahinaan siya, yung panga niya, dami niyang butas. Ipapakita pala ako sa inyong ginawa ng boxingsin.com. The bantamweight division post-Inoue. The post-Inoue era. By Cliff Rold. The argument for the best fighter in the world regardless of a weight of 10 as a few candidates. It's part of what makes it fun to argue about. Whenever a weight class loses someone who is genuinely part of a debate, it hurts. How much it hurts depends on what the pieces left behind to do with the new opportunity. We're starting to find out what bantamweight will look like having lost one of the game's elite talents in Japan, Naoya Inoue. We already know that the part of the new look of the division will include a familiar name. Naoya Inoue's brother, Takuma Inoue, has little of his sibling's explosiveness, but he was capable enough to snare the vacant WBA belt in April with the decision win over veteran Liborio Solis. Saturday on the undercard of the Janibek Alimkanuli versus Stephen Butler middleweight belt fight, ESPN 10 p.m. Eastern, a pair of bantamweights will attempt the job of filling another part of the void now that Naoya Inoue has bequeathed all the titles in the class to chase junior featherweight glory. One has the painful memories of what it's like to stand across from Inoue. The other is riding a 6-fight win streak that include an upset of former lineal junior featherweight king Guillermo Rigondo. So, yung may painful memory po kay Inoue is yung Jason Moloney. Tapos, yung naka-upset naman po sa former junior featherweight king is si Astrolabio. So, it might be the best match fight of the weekend and indicates the bantamweight post Inoue should be in good hands. Astrolabio, 32, Australia's 32 years old, Jason Moloney, 25-2, 19 knockout has come up short in 2 title opportunities at bantamweight. A split decision loss to Emmanuel Rodriguez in 2018 for a vacant IBF belt ended Moloney's hope in the World Boxing Super Series quarterfinals, denying him an immediate chance to face Inoue in the semifinals. 4 wins got him back to Inoue after Inoue won the tournament, only for Moloney to suffer a 7th round knockout defeat for the IBF and WBA strap. Moloney has won 4 times to line up what will be a shot at the vacant WBO belt this weekend. Across the ring, 26 years old Filipino Vincent Astrolabio, 18-3, 13 knockouts, will be looking to inject new life into the class. Astrolabio turned heads with a Rigondo win, but it was knockout of Nikolai Potapov that suggested this might be a real comer in the class. Since losing 3 of 5 fights in a stretch from December 2017, December 2018, including his lone stoppage loss, Astrolabio has matured into a real contender. Moloney could just as easily have been fighting former titleist and future Hall of Famer Nonito Donaire for the vacant WBC belt, but opted to pursue this WBO opportunity instead in February. The WBC announced that the now 40-year-old Donaire, 42-7, 28 knockout, could face 27-year-old Leandro Santiago, 27-3, 5 draws, 14 knockout, though no fight is yet announced. Santiago has won 3 in a row since Anos Tugari and Antonio Russell. Donaire has not fought since the second of two defeat to Inoue. Last week, the future of the vacant IBF was reportedly set. With 30-year-old Emmanuel Rodriguez, 21-2, 13 knockout, looking at the July showdown with 25-year-old Melvin Lopez, 29-1, 19 knockouts. It's enough of a solid mix of veterans and new faces to keep bantamweight interesting.
even with the loss of a superstar. Inuwas Juan at Bantam, it was both comprehensive and destructive. From a knockout art, from a knockout of former titleist Jimmy McDonald in May 2018. Through his December 2023 victory over Paul Butler. Inoue went 9-0 with 8 knockouts and 7 wins against opponents, ranked top 10 in the division by TBRB and or Ring Magazine. Inoue left as the first unified champion in the class in almost 50 years. It was the best run at bantamweight since at least Rafael Marquez and maybe since Carlos Zarate. But everything ends and bantamweight could be in worse shape. Depending on who wins upcoming fight for vacant belts, there could be room for unification rematches. Maloney Rodriguez 2, indirectly rivalry continuation. Dunaire versus the brother of his conqueror, Takuma Inoue, or any number of fresh matches we haven't seen before. This is bantamweight post Inoue and there is still reason to tune in. Yan po ang sabi ng journalist ng BoxingScene.com, one of the legitimate boxing site dito po sa mundo ng boxing. So, 9 minutes to go, guys, before it's Astrolabio time. So, just wait and relax. Dahil mamaya po, baka po may world champion na po tayo. Nakakasigurado akong iuwi ni Astro Boy ang titulong WBO, Bantamweight World Title, dito sa Pilipinas. So, we're waiting for it. So, may ring announcer na sa bukna. Referee na lang inaantay. 9 minutes to go before the fight between Astrolabio and Jason the Mayhem Moloney. Ando na rin yung belt ng WBO sa gitna. Inilatag sa gitna. Inilagay sa gitna yung belt ng WBO. Can't wait for this fight, guys. Ooh. So, 8 minutes. Let's go. So, ayun po sa summary po ng BoxingScene.com is nagsisimula na daw po na yung panibagong era ng bantamweight division without Naoya Inoue. So, mga potential matches po dyan, rematch po ni Jason Moloney daw, laban kay Manuel Rodriguez kung pareha sila mananalo. And of course, Donaire against Takuma Inoue, yan daw po ang mga possible na mga big fights po dito po sa bantamweight division. Yung po ang summary po nung sinabi po nung journalist ng Boxing Scene. So, 7 minutes, guys, before it's fight time for Acero ng Pinas, Vincent Astrolabio. So, iniintay lang natin. Baka mag-ring walk na rin maya-maya si Astrolabio. Baka mga 5 minutes before the fight, baka mag-ring walk na yung dalawa. So, andun na nga yung ring announcer sa ring. Sino kaya mga judges? Sana yung maayos sa judges. Sana maayos ang judges natin ngayon. Tsaka sana maayos din ang referee. Sana walang wrong call na mangyari in case of knockdown. Mahirap magkadayaan. Top rank. Si Pacquiao nga, nadaya sa top rank eh. Kay Jeff Horn, eh, paano pa kaya Astrolabio? By the way, sa lahat po pala ng boksingero daw po ni Pacquiao, eh, si Astrolabio daw po pala pinakapaborito ni pambansang Kamao. Kaya tingnan natin kung mananalo bang pinakapaborito ni Pacquiao na boksingero ng EPI Promotions mamaya sa kanilang laban ni Jason the Mayhem Moloney. So guys, hindi ko na nababasa yung mga comment nyo nga pala dahil naka-full screen na ako dito sa aking mga pinapanood. Mamaya, manunood din ako ng Rolly Romero fight pagkatapos si Astrolabio. Interesting din kasi super lightweight division eh. Sila Tio Pimo Lopez,
si Pio Pimo, si pa ba doon, si Josh Taylor, si Alberto Puello, yung IBF champion, Sobriel Matias, si Jack Cateral. Kaya talagang gusto ko rin panoorin yung laban ni Rolly Romero mamaya. So, check natin kung ilang minutes na lang. Oh, 5 minutes remaining before the fight. 5 minutes. So, 5 minutes away, guys. Before Astrolabio versus Moloney. Ba, wala pa nag-reading walk, ah. Baka mag-reading walk pa lang sila. 10 p.m. history daw sa itong start niya, Astrolabio, eh. So, 4 minutes. Ito na ata. Baka mag-reading walk na sila. Magre-relive na yung ESPN, no? Magre-relive na sila. 4 minutes blackout muna yan bago mag-start. So again guys, Vincent Astrolabio po ang lalaban po ngayon for the vacant WBO Bantamweight World Title na dati pong hinawakan ni Champ Cuadro Alas, John Riel Casimero ang titulo po yan. Eh, nahawakan po ni Cuadro Alas, ni Champ Jerry Peñalosa, ni Champ Marlon Tapales. Kaya tingnan po natin, kumahawakan din ba ni Acero ng Pinas, Vincent Acero Astrolabio, ang titulong yan. So, hinihintay lang po natin ang official ring introduction ng kanilang ring announcer. Yung ring announcer po ng Top Rank. Hintay lang po natin na ipakilala po sila Jason the Mayhem Moloney, si Mark Shanak. So again guys, di ko na po nababasa ang mga comments nyo. Kaya stay tuned lang po kayo dyan dahil 3 minutes na lamang po. Ilaban na po ni Champ Vincent Acero ng Pinas, Astrolabio. Gusto po niya iuwi ang kanyang WBO. Bantamweight title na natin pong hinawakan ni Cuadro Alas. At natin rin pong hinawakan ni Tapales at ni Champ Jerry Fearless Peñalosa. So, pinapakita na yung highlight si Jason Moloney. Sabi niya, hindi daw siya naubusan daw ng hope pagkatapos daw ng talo daw niya kay Inoue. Hindi daw siya naubusan ng pag-asa na mananalo siya sa ng world title. Tingnan natin mamaya, baka brutal pa sapitin mo kay Astrolabio. Na-stretcher pala siya nung laban niya kay Inoue. Dinala siya sa hospital. Sabi niya, siya daw ang magiging new king tsaka magiging new best bantamweight. Tingnan natin kung ano mangyayari dito kay Jason Moloney mamaya kapag ginarap na niya si Acero ng Pinas, Vincent Astrolabio. Pwede to years old na pa na to si Moloney. Tingnan natin kung makakuha pa siya ng belt dito sa bantamweight. Sabi niya, this is a must win fight. Here we go! So, pinapakilala na po si Astrolabio.
doon sila Memo Heredia, oh. Pero sa type at work tayo sa Alpam General Santos, Astrolabio, Zero, Astrolabio. So, si Moloni na po pinapakilala. It's almost time, guys. It's almost time. Again, this is just a live commentary. Thank you, Sir Michael Susada, sa $9.99. Salamat po. Thank you, Sir Michael. TQ70 to rep. So, from Melbourne, Australia, 25-2, 19 knockouts, Jason Moloney. Here we go for the vacant WBO Bantamweight Championship. It's time for Acero ng Pinas, Vincent Astrolabio, to face the champion, Jason the Mayhem Moloney. Nako, nag-look pa yung pinapanooran ko. Now, here we go for the final instruction of the referee. Di ko naabutan yung kung sino yung referee. Eh. Di ko rin nakita kung sino ang judges. Sakto nga naman, 10 a.m. nga naman sila nag-start, no? Maaga-aga. So, here we go, round number one. Astrolabio is moving forward right now. Jab to the body by Astrolabio. Jab again for Astrolabio. Jason Moloney throws a jab. Astrolabio wants to close the distance. Jason Moloney using his footwork right now. A jab for Moloney. Another jab didn't connect. Nice jab for Moloney again. Jab for Astroboy. Astrolabio throws a left hook. But it missed. Astrolabio with a double jab na sumala. Jab again for Astrolabio na nasa lag ni Moloney. Jab for Moloney. Jab for Astrolabio. Jab for Moloney. Yung footwork talaga ni Moloney, no? Astrolabio was so patient in this fight. Napaka-pasensyoso ni Astrolabio. Oh, nice jab. Counter for Jason Moloney. Landed in the chin of Astrolabio. Ang lalakas ng jabs niya. Oh, nice jab inside for Astrolabio. Lalakas ang jab ni Moloney. Strong jabs. Oh, nice roll for Astrolabio. Kaya hindi tumama yung over right hand ni Moloney. Oh, nice right straight for Moloney. Jab for Moloney. Left hook for Astrolabio. Nice head movement there for Astro. Jab for Vincent. Jab to the body by Astrolabio. Oh, nice uppercut inside for Astrolabio. Tinatimingan niya si Moloney eh. Oh, counter left hook for Moloney. Nice right uppercut on the inside for Astroboy. Shot to the body by Astrolabio. Napapikit si Moloney doon sa body shot. Nice right hook for Astrolabio. Kaso, na-block ni Moloney. Nice shot to the body by Astrolabio. Nice head movement for Vincent. Jab for Moloney. 1-2. Oh, nice shot for Moloney. Tinawanan lang ni Vincent. Left hook for Moloney. Left hook for Astrolabio. Jab for Moloney. This first round was a very close round. I will give this round for Jason Moloney. First round should be on Jason Moloney because of his active jabs.
Pero kung titingnan natin yung mga malinis sa patama kay Astrolabio. So, I give the first round to Jason the Mayhem Maloney. So, magra-round number 2 pa lang po tayo. First round naman po. So we're waiting for the round number 2. So here we go, second round between Vincent Astrolabio and Jason the Mayhem Maloney. Round 2 between these two boxers. Vacant WBO Bantamweight Championship of the World. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. Binibigyan kasi ng problema ni ano, ni Maloney si Astrolabio dun sa mga jabs niya. Oh, nice shot to the body by Astrolabio with that right hand. Maloney is continuing to throw that jab. Oh, right straight for Maloney. Uppercut for Vincent Astrolabio. Left hook for Maloney, connected in the chin of Astro Boy. Eleven of six connected sa first round for Maloney. Six lang sa Astrolabio. Oh, nice right straight for Jason Maloney. Setting up with his jab. Shot to the body by Jason Maloney. Jab for Maloney again. Another jab for Maloney. Maloney is currently the ring general. Yung ring generalship ni Maloney. Another jab for Maloney. Astrolabio should close the distance. 1-2 combination connected for Maloney. I mean, left hook for Astrolabio. Shot to the body for Vincent. Uppercut connected for Astrolabio. Jab connected again for Maloney. Oh, nice jab for Maloney. Oh, shot to the body from Astrolabio. Oh, good right straight for Maloney. Pero bumalik din doon ng right straight si Astrolabio. Uppercut connected for Astrolabio with that right hand. Another left uppercut for Astrolabio connected. Jab for Astrolabio. Ang accurate nung uppercut ni Astrolabio, lagi na tama. Jab for Maloney. Left. 30 seconds remaining in the second round. Nice shot to the body by Astrolabio. Oh, uppercut again for Astrolabio. Oh, nice counter left hook for Astro Boy. Jab for Astrolabio. Asero ng Pilipinas versus Jason the Mayhem Maloney. Oh, uppercut again for Astrolabio. But a good counter, 1-2. End of round 2, a very tight round. Pero yung mga power punches, it goes for Astrolabio. I will give this round for Vincent Astrolabio. 19-19. I have it 10-9 in favor of Astrolabio because of the power punches. Ganda ng round throw ni Astrolabio. That's why you need Coach Nono Ineri in your corner. Ang ganda ng adjustment. Throwing off the topper cut. The guard of Maloney was so open. And the guard of Maloney was so open for an uppercut. Matimingan lang talaga ng uppercut yan ni Astrolabio. Baka matulog si Maloney. Medyo naaalog din eh. Pero kahit paano, credit sa mga jab ni Maloney.
Round number 3, schedule for 12 rounds of boxing. Astrolabio versus Malok. Nice jab to the body by Jason Maloney. Jab for Maloney. Nice left hook for Astrolabio. Astrolabio should close again the distance. Jab for Maloney. Astrolabio moving forward. Nice right straight for Maloney. Left hook for Maloney. Nice counter left hook for Astrolabio. Napaurong dun si Maloney. Jab for Maloney. Jab for Maloney. Jab for Maloney again. Astrolabio needs to do something in this round. Jab for Astrolabio. 1-2 to the body. Good left hook for Maloney. Maloney again with the jab. Astrolabio should move his head. Jab for Maloney. Astrolabio is relying on his timing. That's why he is waiting for the proper timing and he is also relying on his power to knock Jason Maloney out. Uppercut there. Oh, another uppercut and a good counter left hook from Astrolabio. Uppercut for Jason, for Vincent Astrolabio. Another uppercut. Ang explosive ni Astrolabio. Jab for Maloney. Left hook for Maloney that didn't connect. Jab for Maloney. Oh, left hook for Astrolabio. Oh, uppercut on the inside from Astro Boy. Oh, nice right hook for Maloney. Oh, nice left uppercut. Connected from Astrolabio. Nako, nasaktan si Maloney. Umuurong. Oh, another left uppercut. Right uppercut for Astrolabio. Right hook for Astro Boy. Astro Boy is smelling a blood to Jason Maloney. Nasaktan po yung Australiano. Astrolabio moving forward. Right straight for Maloney. But this is another very close round. Nice head movement there. Jab for Astrolabio. Another good round. Another close and competitive round. I will give this round for Astrolabio for hurting Jason Maloney with his uppercuts. Nasasaktan dun sa ano, dun sa mga uppercut. Nahilo. So we're waiting for the round number 4. So far, I have bit 29-28 in favor of Vincent. Oh, a cut! A cut on the eye of Jason Maloney. Ay, no, sugat na, oh. By Jason Maloney. Round number 4. Vincent Astrolabio versus Jason Maloney for the vacant WBO Bantamweight Championship. Jab to the body by Jason Maloney. Jab again for Maloney. Left hook by Astrolabio. Astrolabio is moving forward. Naiwasan niya yung ano, jab doon. But a good left hook for Maloney. Jab for Jason Maloney. Oh, nice straight for Maloney. Jab for Astrolabio. Oh, counter left hook for Astrolabio. Nice good right hook for Astrolabio. Uppercut for Astrolabio right now. Another uppercut.
job for Maloney. Yun talaga nagibigay ng problema kay Astrolabio, yung job ni Maloney eh. Oh, Astrolabio pressing the action. Left hook there. Inside. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. Jab again. A good right straight for Maloney. After that, jab of Astrolabio. Inside shots by Maloney. Jab for Astrolabio. Oh! Good left hook for Maloney. Maloney with a good shot to the body. The aggressive is Astrolabio. Maloney's throwing always is jab and straight. Oh, nice. Connected uppercut from Astrolabio. 1-2 for Maloney. Another right straight for Maloney. Jab for Maloney. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. Jab for Astrolabio. Oh, 1-2 for Maloney. Nice connected punches for Maloney. Uppercut for Astrolabio. Oh, nice left hook again for Maloney. Right hook for Maloney. Left hook again for Maloney. Jab for Maloney. Hinahayaan ni Astrolabio na makatama si Maloney eh. Para pumasok ng pumasok si Maloney. Oh, nice job again for Maloney. That is the end of the round number 4. I have this round for Jason Maloney, obviously. So far, I've scored it 38-38, even. Medyo dominated ni Maloney yung round na to. So we're waiting for the round number 5. The fight is scheduled for 12 rounds of boxing for vacant WBO bantamweight world title. We're waiting for the next round. Next week, Vasily Lomachenko against Devin the Dreamini. So here we go. Round number 5 is scheduled for 12. I hope that there will now be an adjustment in the corner of Astro Boy. Jump for Astrolabio. Jump for Maloney. Jump for Astrolabio. Jab again for Astrolabio. Jab for Maloney. Jab again for Maloney. Ginagamitan ni Maloney ng footwork eh. Uppercut connected for Astro Boy. Another uppercut but counter by a jab by Astrolabio. He's out jabbing Astrolabio. 35-7. Oh, good counter left hook by Astrolabio. Uppercut with that left hand by Astro Boy. Jab for Maloney. Oh, nice uppercut for Astrolabio. Uppercut again for Astrolabio with that right. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. Jab for Maloney.
Job again for Maloney. Shot to the body by Maloney. Job for Maloney. Another job. Oh! Good shot for Maloney. With that right. Job again for Maloney. Shot to the body by Maloney. Right uppercut for Astrolabio. Jab for Maloney. That miss. 25 seconds. Jab for Maloney. Astrolabio should now take over this round. Oh, nice right uppercut. And a nice left hook for Astrolabio. Jab for Maloney. 10 seconds. A close round again. Makikita natin yung jab kay Maloney pero yung power punches kay Astrolabio. Maybe a round for Vincent Astrolabio with that power punches. I have it 48-47 in favor of Astrolabio. So we're waiting for the sixth round. So here we go, round number six. Sabi ni Coach Nonoy, targetin mo na yung katawan para bumagal. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. Jab for Maloney. Jab for Astrolabio. Oh! Good right straight for Astrolabio. Napaurong doon si Maloney. Jab for Maloney. Jab for Astrolabio. Oh, nice shot to the body by Astrolabio. Nice right straight for Astrolabio. Uppercut for Astrolabio. Shot to the body by Vincent. Jab to the body by Maloney. Oh, nice shot for Maloney. Good right hand. Jab for Astrolabio. Right straight for Astrolabio. Shot to the body by Astrolabio with a left hand. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. Oh, double jab for Maloney. Oh, 1-2 combination for Astrolabio. Oh, nice job for Maloney. Job for Maloney. Job for Astrolabio. Nice left hook for Astroboy. Job for Maloney misses. Oh, nice job again for Maloney. Shot to the body by Maloney. Oh, right uppercut for Astrolabio. Thirty seconds remaining. Fifteen seconds. Jab for Maloney with a double jab pero nag-jab din si Astrolabio.
Shot to the body by Astrolabio. Job for Maloney. Another job for Maloney. Another close round. Yung mga job si Maloney pa rin. Tapos, si Astrolabio nakakatama ng mga ano, ng mga clean punches sa ano, sa inside. So, paano ko iskoran to? I think, on Astrolabio pa rin. Clean punches sa mga power punches. Ay, abit, 58-56 Astrolabio. So, maybe 4 to 2 rounds in favor of Astrolabio, pero swing round kasi yung round 2, 5, tsaka 6, swing round. 2, 5, tsaka 6. Sana magkameron din ng adjustment pa yung corner ni Astrolabio. Round number 7. Nako, outlanded si Astrolabio. 23. 78 landed for Maloney, 55 for Astrolabio. Pero mas maraming binabato suntok si Astrolabio. Oh, nice. Oh, Maloney insert after the uppercut. Uppercut again for Astrolabio. Ngayon, bumabato na ng jump si Astrolabio. Oh! Hook for Astrolabio. Jump for Maloney. Oh! Left hook for Astrolabio. Jump for Maloney. One, two for Astrolabio. Maloney is moving. Uppercut, a jab for Astrolabio. Nice shot to the body by Astrolabio. Abay, Maloney. Jab for Maloney. Oh, uppercut by Astrolabio. Hook for Maloney. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney. 1 minute in this round. Jab to the body by Maloney. Left hook by Maloney again. Jab for Maloney to the body. Jab for Maloney. Oh, 1-2 for Astrolabio. Jab for Maloney. Wait 5 seconds. Jab for Maloney. Uppercut for Astrolabio on the inside. Jab for Maloney. Jab again for Maloney. 10 seconds. This is a round for Jason Maloney, I think. Mas rin general si ano eh. Si Maloney, gawa ng footwork, tapos yung mga jobs niya, nandun pa rin. Kahit nasasaktan ni Astrolabio si Maloney, tingin ko di sapat para ano. So, I have it 67-66 Astrolabio. So, anap tayo, baka may unofficial scorecard. So we're waiting for the next round.
So ito na. Round 8. Siya for Astrolabio. So sabi ng mga analysts, 6-1-2 rounds in favor of Moloney. Pero close round, may mga swing round. Jab for Astrolabio. Jab for Moloney. Left hook for Astrolabio. Jab for Moloney. Jab for Astrolabio. Astrolabio needs to do something right here, right now. Sabi ng mga official scorer, Astrolabio is down 6-1 rounds. Jab for Astrolabio. Jab again. Jab for Moloney. Moloney is doing a great job with his jab. He's doing a lot of good job. Masyado nagre-rely si Astro Boy sa power niya eh. Tsaka sana may head movement si Astrolabio. Ay, napoprostrate pati si Astro Boy. Jab for Moloney. Round 8. Kapag hindi niya ito makukuha, baka kay Moloney na yung panalo. Jab for Moloney. Oh, a straight for Moloney. 35 seconds remaining at round 8. Galing ng footwork ni Moloney. Tapos sa bato lang na jab. Oh, good left uppercut. For Astrolabio, nasaktan si Moloney. Nasaktan si Moloney. Right straight for Astrolabio. Uppercut by Astrolabio. Left hook. Nasaktan na naman si Moloney. 10 seconds. Medyo nagising nata si Astro Boy. Pero this round will go pa rin for Jason Moloney. So far, I have it 76-76. So let's see kung ano mangyayari dito sa next round. We're waiting for the next round, guys. So here we go. Moloney throwing up the jab again. Kontrolado na ni Moloney. Jab for Astrolabio. Jab for Moloney. Shot to the body by Astrolabio. Oh, left hook for Astrolabio. Jab for Moloney. Oh, good counter for Astrolabio. He is hurting Moloney right now. It's time for Astrolabio to step up. He should finish Jason Moloney. Two minutes.
Double job for Maloney. Job for Astrolabio. Uppercut again for Astrolabio. Another left uppercut on the inside. Left hook for Astrolabio. Oh, Astrolabio asserting Maloney right now. Oh, left hook. Sasaktan na niya si Maloney. Oh, another connected for Astro Boy. Uppercut. Jab for Maloney. It's time to step up, champ. 1-2 for Maloney. Miss with that 1-2 again. Jab for Astrolabio. Jab for Maloney miss. Oh, left hook for Astrolabio. Jab for Maloney. Jab for Maloney again. Jab for Astrolabio. Seconds. Jab for Maloney. Oh, left hook for Astrolabio. Another left hook. Good. Left hook for both fighters. And now a jab for Astrolabio. Left hook for Astrolabio. Jab again for Astrolabio. Ten seconds. I think Astrolabio did a good job in this round. Hurting Maloney. Oh, left hook for Astrolabio. We need another round like that. So far, 86-85 for me in favor of Astrolabio. Wait lang guys ha. Round number 10. Round 10 ba? Round 9. Round 10. Jab for Maloney. Left hook for Maloney. Jab for Maloney. Maloney is now just boxing. Jab again for Maloney. Oh, nice right straight for Astrolabio. Jab for Maloney miss. Another miss jab for Maloney. Another miss jab for Maloney. Jab for Maloney landed. Another jab for Maloney. Sabi ni Coach Ono, you are down. You need a knockout, Vincent. Oh, nice uppercut connected for Astrolabio. Jab for Maloney. Oh, over right hand for Astrolabio. Oh, good counter left hook. Oh, uppercut again for Astrolabio and a good hook. Tinatimingan niya si Maloney eh.
Job for Maloney. Forty-five seconds. Sumala yung straight ni Astro. Job for Maloney. Job again for Maloney. Another job for Maloney. We are being outboxed right now by Maloney. Five seconds. Job by Maloney. Another job by Maloney. Medyo na outbox tayo, guys. Actually, na outbox talaga tayo. Hindi lang medyo na outbox. Pero may mga close round na binigay ko kay Astrolabio na pwede rin pumunta kay Maloney. Kaya may mga pwede lang talagang close round. Now round 11. Son. Round number 11. Mamaya pagkatapos. Round number 11. Schedule for 12 rounds. Wala na yun, wala. Here we go. Ito? Medyo delikado tayo, guys. Ba't may ganito? Job for Maloney. Astrolabio is the one that's moving forward. Job for Maloney. Another job for Maloney. Another job from Maloney. Nako, nilalaro na ni Maloney, oh. Hook for Astrolabio. Dapat may sense of urgency sa Astrolabio. Kaya lang, lumalabas sa Astrolabio ng parang kumpiyansa na sa kanya yung laban eh. There should be a sense of urgency sana. Job for Maloney. Shot to the body by Maloney. Oh, uppercut by Astrolabio. Perfect shot for Vincent. Job for Astrolabio. Oh, uppercut again by Vincent. Left hook for Vincent. Job for Maloney. Job for Maloney. Astrolabio is trying to move forward. Hook for Maloney. Job again for Maloney. Oh, nice shot to the body by Astrolabio. Job for Maloney. Sana man knockout pa ito ni Astrolabio sa last round. Job for Maloney. Fifteen seconds. Job for Maloney. Oh, 1-2 for Maloney.
the belt could go to Australia kung hindi mananakaut ni Maloney. Kung hindi mananakaut ni Astrolabio si Maloney. Round 12. Last and final round. Bago possible na makoronahan si Maloney as a new world champ. Jab for Astrolabio. Pasok Vincent. Left hook for Astrolabio miss. Jab for Maloney. Oh, uppercut for Astrolabio. Uppercut by Astrolabio. Oy, wrestling, oy! Binalibag si Astrolabio. Two minutes. Jab for Astrolabio. Good left hook. Oh, nice right uppercut. Hurts Maloney. Nice punches for Vincent. He is attacking Maloney. Jab for Astrolabio. Oh, nice right uppercut by Astro Boy. One minute to knock out Jason Maloney. Jab for Astrolabio. Uy! Nako, nasaktan. 50 seconds. Jab for Astrolabio. It looks like Jason Maloney will be the new WBO Bantamweight World Champion. I've scored it 116 to 112 in favor of Jason Maloney. So we're waiting for the final score of totals. May mga part na swing rounds. But I've scored it 116-112 in favor of Jason Maloney. So maybe Maloney will win this fight, obviously.
Ulitin nga naman sa power punch niya, si Astrolabio eh. Pero yun nga lang sa jobs niya, si Maloney. $143 landed for Maloney, $109 landed for Astrolabio. Jason Maloney, cold win this fight. But may mga fight naman na close, so di natin alam. But it looks like it will be Jason Maloney as I scored it 116-112 for Maloney. So we're waiting for the final score totals. Here we go. Here we go. Official judges scorecard. Ah, draw! 114, 115, 113, 116, 112. Vincent, please, Lord, Vincent. Lord, please, Vincent, Lord. Vincent. Oh, Jason Maloney. That's it. It's okay. Bata pa si Vincent, marami pa pagkakataon para manalo ng world title. So, from Australia po ang nanalo, Jason Maloney, by majority decision, 114 to 114, 115 to 113, and 116 to 112. Kung siguro, sabi ko sa inyo, may mga close rounds eh. May mga close rounds doon, kagaya nung ano, round number 2, 5, 6, ng mga napaka-close rounds. So, it's okay. May mga pagkakataon pa. Mayroon pa namang lalabang pa sa MP Promotions para sa world title, si Champ, Jade Bornea, IBF. So, looking forward, guys, sa mga kababayan natin lalabang pa sa world title. So, magkita-kita ulit tayo sa next nating live. Natalo tayo ngayon, pero siguradong babawi pa yung mga kababayan nating lalaban sa world title. See you guys.